Ngayon naman po ay atin pong tawagin ang ating TESDA 11 Regional Director, Engineer Lorenza G. Makapili, DTE, upang ipakilala ang ating mahal na kalihim sa TESDA, Director General Isidro S. La Peña, PHECSEE, upang magbigay ng kanyang mensahe. Atin pong salubungin ng isang masigabong palakpakan. Ang atong Honorable Congresswoman, si Ma'am Lorna Bautista Bandigan, ang atong Governor, Honorable Governor Claudine Bautista, ang atong Mayora sa Municipality of Sarangani, si Honorable Virginia Tipawa, Ma'am, may buntag, ang atong Municipal IPMR, Dato Abednego Tiawin, o ang IPMR of Mabila, Mr. Arnel Agil, o ang Municipal Councilor nato, si Honorable Bial Malong. Ubang pang mga opisyales nga ni aron sa presidential table, may buntag sa atong tanan. May buntag! Akong garbo, mga kaigsunan ko nga, ipresentar kaninyong tanan, ang atong pinalangga o halangdon nga bisita, Secretary Isidro S. La Peña, nga natawo o nagdako sa Urdaneta City, Pangasinan, o lumulupyo din na sa Tabao City. Nagserbisyo siya sa katawhang Pilipino nga dunay dedikasyon o kusog nga liderato si Sekretaryo La Peña o sa kamalikon tigpasiugda sa panagsama o sa kamatinud-anon nga katalia sa pagbago ang ipito sa tinud nga serbisyong publiko. Dako nga bahin sa iyang kinabuhi, iyang gigahin sa pagserbisyo sa gobyerno, gikan pa sa pagka-junior officer tong 1973, ang tutkaron, panahon na, kukatong kuiga at 2016, nagserbisyo siya sa mga diferente nga national government agencies. Mga kaigsunan, atong sugaton sa mainitong pagkimbaya si Secretary Isidro S. La Peña. Sir. Thank you very much, RDG Makapili. Please take seats, ladies and gentlemen. The Honorable Mayor of the Municipality of Sarangani, Honorable Virginia Tawa, ma'am. Honorable Bial Malon, the Chairman of the Peace and Order Committee. Honorable Isidro Iking, Chairman ng Barangay Vila. Kasamaan ko sa police when I was Regional Director dito sa Region 11. Dato Abedrigo Kiawin, Municipal IPMR, at ang Barangay IPMR, Mabila, Mr. Arnel Agil, yung ating sitek dito sa Municipality of Sarangani, Ms. Emily Basa. There you are. Siya yung malaking magiging role niya dito sa pinag-usapan namin ni Mayor Kawa. Mr. Gigi Marwao, the Vice Principal of Alberto Velarde Senior National High School. And Police Lieutenant Nestor Armisin, Deputy Chief of Police. At saka mga kasamahan kong polis, mga sundalo, naka-uniforme. Mga kasamahan ko sa TESDA, galing sa
galing sa Metro Manila, si Deputy Director General Lina Sarmiento, in case the operation. Then po siya, pagsabing Deputy Director General, literally, general po yan siya. Nag-retire siya sa police, Major General, 2-star General yan siya. Yan siya. At saka si Director Jorge Torosco, yung Chief of Staff, at saka Director ng Administrative Office. At ang mga kasamaan pa sa TESDA dito sa Region 11, si pinangunahan ni Regional Director Jing Makapili ng TESDA Region 11, at saka mga provincial directors nandito ngayon. Of course, pinangunahan niya ng ating provincial director dito sa Davao Occidental. At saka yung mga ibang mga administrators, lahat halos ng mga administrators ng mga training center dito sa Region 11 ay andirito ngayon. Ganyan po ka-importante yan, yung okasyon na ito, dahil kasi yung pinag-usapan namin ay yung pagtatayo ng isang training center dito sa sa Municipality of Sarangani. Other officers, men and women of TESDA in attendance, other guests, friends, ladies and gentlemen, maayong buntag sa tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, everyone. Ako ay masaya na nakarating uli ako rito sa Municipality of Sarangani. Noong last time na nagpunta ko rito, hindi pa ito municipality. It's the island of Balut Island, saka yung Sarangani Island, parte ng Jose Abad Santos pa. Hindi wala pa yung Davao Occidental noong araw. Lahat ito parte ng Davao Sur Province, at of course, still part ng Region 11. So, yung pagbabalik ko rito as a Municipality of Sarangani ay isang a sentimental journey. Kasi noong tinyente pa ako, naging CEO ako ng 434 PC Company based dyan sa Malalag Municipality. At nakapunta rin ako dito sa Sarangani sa Kabalot noong araw. Of course, hindi pa ganito yung nakikita ko ngayon na napakalaki na ng progress ng Balut at saka ng Sarangani. At as part ng sentimental journey na yon, I think it is that aspect ng aking buhay na gusto ko mapasyalan ulit ang Sarangani at saka ang Balut, now the Sarangani Municipality. At siyempre, pagpunta ko rito, kailangan meron akong maipakita na magawa ko naman para sa Sarangani at saka Balut. So yun yung aming pinag-usapan ni Mayor, yung pagtatayo ng isang training center dito sa Balut. But of course, bago ako makarating dito, kailangan may makita ko ng mga training. At napag-alaman ko na even before, may mga training lang ginagawa rito sa Sarangani Municipality. I'm happy na pagdating ko rito, meron na tayong graduation ngayong araw. Ay dito sa yung isang mahalaga na parte na yung activity na ipinunta ko rito. At ito yung gusto natin mangyari dito sa Municipality of Sarangani, na magkaroon ng regular na training na rito. Kaya yung aking proposal, yung pinag-usapan namin ni Mayor Kawa kanina, na magtayo ng LGU run na training center para yearly meron ng regular na scholarship allocation ang Municipality of Sarangani. At kaya kahit na hindi na mag-request ng training dito, automatic na yan na magkakaroon ng training dito sa Municipality of Sarangani. Palakpakan natin si Mayor Kawa. Diba, masyadong ang kanyang pananaw sa pagtulong sa mga maumayan dito sa Sarangani Municipality ay napakaganda. Yung pro residents ng kanyang municipality.
At yun ang kanyang iniisip palagi. Kaya hindi ako nahirapan mag-propose ng project na yan sa kanya. Kaya kasi yun man din ang nasa isip niya. Diba sinasabi nga niya na minsan na kay yung magkaroon ng training dito, sana magkaroon ng regular na mga training, ay tama doon sa aking yung aking pinunta rin dito para i-propose na magkaroon ng permanente na training center dito, which we call LGU RUN. Ang LGU yung ibig sabihin, Local Government Unit na training center. So, ganun po. At kayo ay magkakaroon ng isang training center dito, which will be regularly allocated with scholarship. At meron kaming i-train dito, yung inyong CITEC, maging trainer na rin siya, mag-under ko siya ng TM, at meron na tayong isang trainer. So kung meron pang ibang trainer na pwedeng matrain as trainer para magkaroon tayo ng mga additional na trainer at makapag-implement tayo ng mas marami na scholarship dito sa Sarangani Municipality. So yun ang ating programa para sa Sarangani Municipality. And of course, yung isang gagawin pa natin, as yung sinabi nga ni Mayor, yung groundbreaking ng yung training center, which will be part of the multi-purpose building. At again, ito ay yung napakabilis ng pag-iisip ni Mayor eh. So, just to serve yung requirement ng isang training center, yun lang kanyang sinabi kagad. At tama lang naman, hindi naman kailangan malaki. Ang pinapatayo namin ng provincial training centers, pan lang yan, mga simple lang. It's just 4-bay na one-story building. Hindi masyadong mahal. Pero it serves the purpose. Kasi may isang classroom, may isang workshop, patas may isang opisina. Yun na yung kailangan lang gawin. Pero dito, isang multi-purpose sa building. In fact, mas malaki pa nga. At versatile, flexible na building. At lahat yan ay para makapagbigay ng training assistant sa mga taga rito sa Sarangani Municipality. Kami ay yung ginagawa namin, kung bakit kami andito ngayon, aside from yung sinasabi kong sentimental journey, ay dahil yan yung mandato ng TESDA. Ang TESDA, ang mandato by law, ang batas, inuutusan ng TESDA, na magbigay ng training assistant sa na maging accessible. Ang ibig sabihin accessible ay dapat ito mapuntahan ng mga mamamayang Pilipino. Kung hindi makapunta yung mamamayang Pilipino, yun yung TESDA, siya yung pupunta doon sa mga kababayan natin para mabigyan sila ng assistant. Yun ngayon ang ginagawa namin. That's the reason why meron tayong training dito, kahit na walang training center pa rito, at para makaramdam ng mga serbisyo ng gobyerno ang ating mga kababayan. Mas malayo, mas mahirap marating, mas dapat maramdaman ng ating mga mamamayang Pilipino. At yun yung mga pinunta namin dito. At ang aming, sabi ni Mayor eh, kung matapos daw yung building eh, papalik daw ako rito eh, para sa inauguration ng inyong building, sabi ni Mayor. So, yun yung isang magandang progress. Eh, kasi madali lang yung pag-uusap namin ni Mayor kanina. Pero isa yung nasa isip namin, makapagtayo ng isang training center dito sa Sarangani Island. So, sa ating mga graduate, congratulations. At kayo ay nakatapos ng inyong yung kurso ninyo. Ano yung kurso? Bread making ba yan? Yung kurso ninyo. And then meron pa isa na ginagawa doon. Ang kagandahan ng mga scholarship ng TESDA ay meron pang allowance yan. Nakatanggap na ba kayo ng allowance? Wala pa. O, di wala pa raw. Ang ganun. So, baka pag it's still being processed. And then yung pagkatapos nitong printmaking ninyo, baka may mga iba pang module yan na ibibigay sa inyo. And then para mas yung skill ninyo
on the bread making, ano yan eh, bread and pastry supposed to be yan eh, pero yung module lang muna na bread making, yung pina-itrinate sa inyo. Para at least alam na ninyo kung paano gumawa ng pandesal. At yung pinaka-minimum ninyo, yung iba eh, yung nakikita ko doon, yung mga muffins eh, gumagawa na din kayo ng muffins. Marunong naman po kayong gumawa ng pandesal? O, marunong na, muffin. Marunong na rin. Yun. So, at least for start pa lang yan. At kung mag-ano kayo, nung makakumpito kayo ng isang course, then that's after the allowance will come in. Yung may allowance yan eh. And then, para sa mga iba, ang sabi ko kay Mayor, kung ano yung kailangan na training dito sa Sarangani Island, then yun ang ating i-provide. Ang magbibigay ng kung ano yung kailangan ninyo, ay yun yung training natin na ipaparating sa mga taga dito sa Sarangani Municipality. So, ano pa ba gusto ninyong training na gawin dito sa Sarangani? Ang sinabi ni Mayor kanina, di ba, sabi niya, pangingisda, di ba, pangungupra, at saka yung agrikultura. So, yan na muna tayo maglaro sa tatlo na yan, kasi yun naman ang mga hanap buhay ninyo rito, kinabubuhay ninyo. So, i-develop natin yan, yung skill ninyo sa mga hanap buhay na yan, at tutulungan namin kayo, lalo-lalo na kung maitayo na natin yung training center na sinasabi. Sino ang gustong magkaroon ng diploma? Oh, lahat. Mayor. Lahat sila. Oh, alam ninyo, ang testa, meron kaming diploma program. So, kahit na wala kayong pera para makapag-aral, makapag-aaral kayo sa programa ng testa. Tinatawag namin yung diploma program. At yung itatayo ni Mayor at saka ng TESDA na training center, yan ang umpisa niyan. So yung skills na matatapos ninyo, on the record man yan. And then, meron kaming program para sa diploma. Pero yung diploma program na yan, doon sa school na naka-register yung mga diploma courses na yan. At hanapin natin yun. Pero yan ay kaya ninyong matapos yung diploma na yan. Habang kumukuha kayo ng kurso na yan, meron din kayong alawan. So, hindi na dahilan ang pagiging mahirap para hindi makatapos ng diploma courses. Dahil ang TESDA meron na yan. Tatlong taon yan. Yung diploma courses namin na yan, yung mga gustong makapagtapos, magkaroon ng diploma, ay magkakaroon kayo. O sabi ni sabi niya, sige, enroll tayo. Diba? Ako'y natutuwa na, kita niyo ha, pag-aaral, edukasyon, training, talagang gusto ng mga kababayan natin yan. Pero hindi lahat kasi nakakaroon ng access sa mga edukasyon na yan, training. Ngayon, ang TESDA, yan ang ginagawa ng gobyerno para magkaroon kayo ng access sa mga education, mga training na yan. At kung hindi kayo maka-access, din yung si TESDA ang pupunta sa inyo. So, training. Ngayon, kung diploma, kailangan pupunta tayo doon sa school na nag-o-offer ng diploma na yan. Dito, pinakamalapit dito sa inyo, meron kami dyan sa Padada. Eh. Padada, yung Carmelo, pero siento yeah. School of Arts and Trade. Meron tayo dyan, diploma program. And then meron din tayo dito sa ang isang malapit dyan is General Santos. Yung General Santos School of Arts and Trade. Diploma program din dyan. Meron din. Pero pa kasi ang Sarangani nasa Region 11 so sa Carmelo kayo. Lamang. But kasi same, you should be able to go through it dahil meron naman kayong allowance din. Magkakaroon kayo ng allowance. So, pagputihin ninyo, ito yung first step. And then, we will go to yung mga gustong mag-diploma. Then, we will work that out. We will help you. Para pagkatapos ninyo, mayroon kayong maipakita sa inyong pamilya na diploma
na natapos kayo. Not something that you can use, hindi lang ipapakita sa pamilya, pero yun ay magagamit ninyo pag kayo ay mag-apply ng trabaho dito sa bayan natin o kayo sa abroad. Pag meron kayo yung diploma na yan, kahit na mag-apply kayo sa abroad, mapapriority kayo na matanggap. Yan yung mabuting parte niya. So yung national certificate, pag natapos ninyo, lalong-lalo na kung may diploma kayo, yan yung inyong susi para magkaroon kayo ng trabaho sa mga malalaking kumpanya. Okay? O, any question? Ay, gusto kayo itanong? Yan, yung parte yun ng aking message, may mga question kayo. Kung wala, din na itanong na lang ninyo yung ating mga katatesta later on. So, meantime, again, I wish you yung luck, success sa inyong journey sa training at sa education. Ang TESDA ay andiyan po para matulungan kayo. Maraming salamat sa lahat. Daghang salamat, Secretary La Peña and RDG. Susunod,